humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na yun yung mga kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating magandang veterinarian, si Doktora Corazon Occidental. Hi, Doc! Hi, Amy. Magandang araw sa'yo at magandang araw din sa ating mga taga-subaybay. Agree ako dyan. Doc, alam mo, medyo nasad po ako nitong nakaraang linggo kasi nabalitaan ko po na yung founder ko ng Good Shepherd, alam niyo yung ube, yung halaya doon? Ako, favorite yan. Favorite ng mga anak ko. Bagyo, pag walang uwi na ube. Yes. Naging trademark na yan, Amy, sa Baguio at sa Tagaytay. Diba? May Good Shepherd. Ewan ko lang, Good Shepherd din yung sa Tagaytay. Pero may bilihan din doon ng ube. Monastery din. Opo, parang kasing, Doc, ano, ibang-iba yung lasa niya. Doon sa mga nabibili natin na... Kasi diba meron yung mga souvenir shop sa kapasalubong shop sa Baguio. So pagka, ano, dumadayo talaga kami ng Good Shepherd. Kasi ibang-iba yung lasa. Kaya naman, yes. Sabi ko, baka mag-iba yung lasa dahil wala na yung powder. Pero naman. Siguro may formula naman siya na ipamana. Kasi through the years na may maintain nila yung sarap. Yes. At saka, alam mo pa, Amy, ang isang maganda rin, bukod sa isang masarap na produkto, di na-encourage din yung mga magsasaka, magtatanim ng ube, di ba? Dahil nagkakaroon sila ng market eh. Kaya lang mag-generate ng maraming supply. Yes. Saka, Doc, ang Good Shepherd kasi, hindi siya yung pang sarili lang, no, yung kita nila. Mga scholars po yung napupuntahan ng mga kinikita nila. So, nakakatuwa na nabusog ka na, nakatulog ka pa. Di ba? Kaya nga. So, yan ay naiwang legacy, di ba, ng Good Shepherd. Dahil patuloy-patuloy din ang benta ng masakap na ube. Opo, at kaya ko pala yan nabanggit kasi yan ang ating topic ngayon. Kasama po ng Gabby Otaro. Ah, excited ako dyan, Amy. Kaya I see to it talaga na maka-attend ako ng episode na to. Dahil favorite ko ang ating susunod na guest, ang Kabyaherong Batanggenyo. Opo, at balita ko, Doktora, paborito mo daw ang taro pie? Yes. Amy, naalala mo nung araw, meron sa McDonald's na taro pie, apple pie trademark. Pero sa Philippines, sa Asia, nagkaroon ng taro pie. For many years, meron sila noon eh. Ngayon, wala na. Masarap yun! Ako, parang hindi ko natikman, pero feeling ko masarap na dahil yung sabi mo, pagkakasabi mo, masarap yun. Masarap talaga. Pag-aralan natin. Opo, at sana ibalik nila para matikman ko din. Oo nga eh. Sige. Ayan, so excited ako. Mga doktora na si Biyaherong Batanggenyo ang ating makakausap ngayon. Excited po ako dahil last time dun sa Luya, napakarami po nating natutunan. Kaya sigurado ako ngayong episode na to, busog na naman po tayo sa kaalaman. Sigurado ako, Amy. Para po sa ating mga kababayan, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc, ito nga, muli tayong pinagbigyan, no? Ng ating mabuting farmer from Batangas. Siya nga po ang ating biyaherong Batanggenyo, Sir Mario de Guzman. Hello po, Sir Mario. Hello po, Ma'am Amy and Doktora. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng tumututok sa Agri Ako Dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw. Isang taus-pusong pasasalamat sa iyo, Kabyahero, dahil sa pagpapaunlak mong muli na maging guest dito sa aming palatuntunan ni Amy. Yes po. Last time, Doktora, nakausap natin si Sir Mario tungkol sa luya. Ngayon naman, ito pag-uusapan natin ay
ito lagi na pagbabaliktad minsan, no? Minsan naman napagkakamala na iisa lang eh. Kasi halos pareho yung itsura, maliban na lang kung hihiwain mo na. So wala makikita yung pagkakaiba sa akin, ha? Alam mo, so, alam mo nga, Amy, yes, talagang pinilit kong maka-attend sa session na episode na ito ni Caballero dahil ang ganda ng naging talakayan natin sa pagtatanim ng luya. And yun nga, thankful tayo na nagpasalamat uli siya at excited na naman ako sa ating bagong episode with him this morning. Yes po. Kaya daw pag-uusapan natin Gabby at Ube. Yan. Wow! Malapit na tayong magluto ng bilo-bilo. Opo. Oo man, no? So, simulan po natin, Doktora, sa ube. Ayan, Caballero, paano ba itanim itong ube? Dito po sa, base sa aking karanasan, dito po sa aming lugar, ang ube po ay, yun nga po, halos na parang nakakaparehas na rin po ng luya sa season po ng pagtatanim. Ito po ay tinatanim din namin. Nagsisimula po kami ng April, May, at yun po, ang kailangan din po ay may preparasyon din po ito. Yung, may pamamaraan po kami ng pagtatanim ng ube root crops na sa pamamaraan po na ginagawa po namin siyang yung hugis bundok po ang sistema ng pagtatanim po nito. Or nilalagyan po namin ng tudling kung ang ating pong land area ay wala pong ibig ko sabihin, wala pong mga punong kahoy na po pwedeng kapitan ng baging. Kapitan baging, yun. Kasi yes, ano yes, siya, doctora. Vine ang ube. Pero pwede na sa kanya ang mga puno. Kasi kung maaalala ko yung kwento niya sa pagtatanim ng luya, territorial ang luya, ayaw niya ng may kasama. So ito namang ube, talagang hinahanapan ng kasama ng mga puno para kanyang paggapangan. Ganun ba? Yes, doktora. Ito po ay pwede po natin na kagandahan po ng ube po. Pwede po natin isingit-singit doon sa kung tayo po ay may punong kahoy na pwede niyang kapitan. Particular nga po yung Madre Cacao. Yun po ang magandang pakapitan po ng ating ube. So compatible siya sa Madre Cacao. So ang ibig mo bang sabihin, nagtatanim din kayo ng Madre Cacao dyan? Opo, at yung po naman po ay madaling padamihin ng ating Madre Cacao. Mm-hmm. Dahil yung po ay nagbibigay po siya na kung tawagin namin dito ay sulo, yung nagiging sanga. Kaya po yun ang gusto ng ube, yung marami po siya makakapitan. Sige. Opo. Ano bang kasama, pareho ba yan sa luya, yung ube, na ang kanyang punla ay yung kanyang bunga? Pwede po sa bunga, at pangkaraniwan po namin ginagamit ay yung laman. Na kinukuha po namin yung sabihin na po nating isang laman, tapos yung pinaka, kung tawagin po namin yung pinaka ungos dito sa Batangas ay kinukuha po namin. At ganito po ang itsura ng kanyang ano, ito po ang itinitira namin sa kanyang binhi. Binhi, galing opo. Sa kanyang laman. Laman, opo. Kaya po, pagka po sa laman manggagaling, ang ating magiging binhi, mas malusog po ang kanyang paglaki. Sa katunayan po, kung makikita niyo po ang mga last videos ko noong sa pag-harvest ng ube, yun po ang nagiging bunga at nagiging resulta ng ating ube pagka sa laman manggagaling ang binhi. Tapos po, ano yun, sir, ibababad mo muna, papauga din, saka natin itatransfer o diretso na po siya? Sa amin po, sa aking pong pamamaraan ng pagtatanim ng ube, ay direkto ko na po sa lupa na po. Sa lupa na? Opo, naguhukay na po kami ng yung sa kinasanayan po namin na lalim ng hukay sa lupa, tapos nilalagyan po namin ng hugis bundok para po siya ay maging maluag at magkabuelo, dahil ito po ay isang ugat din na masasabi. Kaya po, dapat maluag din po ang kanyang lupa. Gano'ng kadami ang tanimong ube? Doktora, ito pong depende po sa mga puno na po pwede kong taniman. Doon po ako nagtatanim ng ube. At yun nga po, nung mabilang ko po nung last year, ang tinanim ko pong ube ay nasa 500 puno po. Bagain. Yes, doktora. At yun sa po ay iba't iba.
Marami pong klase ng ube. Ayun. Ah, marami pa ang klase ng ube? Sige nga. Yes, doktor. Pwentuhan mo nga kami sa mga... Anong klase po ng ube? Ayun naman po eh, sa aking kinamulatan dito sa amin sa Batangas, yun nga po ang ube ay may iba't ibang klase. At sa kinamulatan ko, natawag po ng ating mga ninuno. So, aking pong nakatanim dito sa aking munting taniman ay bali apat na klase pong ube. Yun nga po, unang-una yung aking baliswak na pinature ko po sa aking videos na lumalaki po ng 63 kilos ang isang puno. At mayroon pa po na itong tangan ko pong ito na pinakikita ko po sa inyo, ito po yung luklok. Ayun po? Yan. Luklok po ang tawag namin dito, luklok. So, yan ang pinakamabenta siguro kasi dark ang pagka-violet niya. Ang ganda nga po ng kulay. Base po sa aking pinagdadalan, lahat naman po sila ay ano, mabenta. Basta ito pong ube ay may klase na hindi nabibili dito sa amin. Yung kung tawagin namin ay yung bureau daw ang tawag doon. Dahil yung sa totoo lang, doktora, ako ay ang aking pagtatanim ay base lang sa aking karanasan na nakikita ko sa mga kinamulatan kong mga tao na ina-apply ko na yun sa awa naman po Diyos, nakakapag-share tayo kahit sa karanasan nga lang ng pagtatanim. So yung pong bureau ay yung po ay magaspang ang balat na nagkakaroon po siya ng sugat sa loob. So pagdating po sa factory, yung po ay nire-reject nila dahil marami po ang naaalis doon. At yun naman po, pagka po pang sarili, halimbawa pang sariling gamit, gagamitin natin sa mga bilo-bilo, mga halaya, ay napakainam po natin gamitin yun. At yung po ay napakatingkad po ang ubi noon. Ang kulay ng kanyang ubi. Opo. So hindi dahil pangit ang lasa niya? Hindi naman po. Wala po po. Madaming tapon, yun lang. Opo, marami pong natatapon siya. Kaya po hindi siya ina-accept ng ano ng ating factory. Matanong ko, wala pa tayo sa harvesting pero gusto ko munang malaman kung magkano ang benta niya ng per kilo ng ube. Nung kanina po, sa totoo lang po ako galing sa trading po, sa nakikwento ko nga po kay Ma'am Amy. May dala po ako nasa 40 kilos. 40 kilos po. Ang bigay ko po kanina ay 40 pesos. Ayun. Yung po ay ang dala ko ay, yung variety ko po ay nadala ko kanina ay yung baliswak, kung tawagin namin dito. Baliswak? Baliswak po. Yung hugis. Hugis ko po siya, sungay ng kalabaw. Mayroon pong ganong ube. 40 pesos lang ang pasa niya, pero ang bentahan sa palengke, nasa 100, ano? Taas. Siguro po sa mga retail po. Ay, wait lang, mga ilang araw siyang pwedeng i-stock sa palengke bago nakailangan mabenta at masarap pa rin. Ito pong ube, napakatibay po nito. Matagal po ang ika nga po para kahit po i-stock tayo ng isang mga 1 month, ay po pwede pa po ito. Yun nga lang po, medyo pagka po pang-business na ika nga po ay katulad yung kong biyahero. Yung mga process, mga pinaprocess sa ano. Yes, sa gawaan. Malaki po ang nagiging reseko nito. Halimbawa po, tumimbang ng 50 kilos, nag-stack po kayo sa loob ng isang buwan, yung po ay pag biniyahin ninyo sa loob ng isang buwan, ay mababawasan na po yung siguro ng mga 3 kilos. Ayun, nadadry up siya. Apo, nadadry up. Yes, so, yes, doktora. Mas maganda pa rin na iluto at gamitin ng mga nag-process na bagong ani. Yes, doktora. Apo. So may naalala, imagine ko kasi yung pagtatanim naman ng ubi eh. Kamario, sa isang malaking puno, mga ilang papalibot na pagbabaging, ilang baging ng ubi ang kaya niyang i-carry. Katulad nga po sa puno ng Madre Cacao na ginagamit namin, po pwede po na 5 puno po ang ilalagay namin. So pagka po kayo may 10 puno ng Madre Cacao, ay 50 puno na po ang maitatanim yung ube. And ilang buwan siya sa pagkatanim bago makakuha ng malalaki at matatabang laman?
ito po ang pinakamaganda, ito pong ube ay ang kagandahan po nito. Kahit po isang taon, dalawang taon, tatlong taon, saka nyo po harbisin po, tuloy, pwede po ito. Ang 1 year. Pero tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po ang paglaki nito. So ito po ay po pwede nating harbisin sa unang harvest. Halimbawa po at kailangan nyo ng budget, 10 months po pwede na po itong harbisin. At yun po ay titimbang na pagka po maganda po ang lupa na nalagayan natin, na pangna natin, ay tumitambang po ito ng mayroong 10 kilos. Yan nga po. Katulad nga po ng nasa... Opo, katulad po nasa video ko. Laman, ayun. Yung binidyo ko po na isang puno po ng baliswak ay tumimbang po ng 26 kilos. Yung po ay 11 months laang. Maganda ang lupa at saka mahusay mag-alaga ang ating biyaherong Batanggenyo. Maganda ang lupa. May green thumb siya, kumbaga. Yes, yes, doktora. Salamat. Pero, po. Pero doon ang calling niya. Napaisip ako, galing po sa isang binhi, aabot na to ng isang taon hanggang dalawang taon na harvest, tama po? Ani na lang ng ani ng ani. Katulad noon, after 11 months, naka-ani siya ng inabot ng 26 kilos isang ani. Yes, yung puno na 'yon, tuloy-tuloy pa rin siya, maglalaman at maglalaman pa rin siya. Pagka po na-harvest niya, siyempre po mag-iiwan po kayo ng binhi. Oo. Yun po, hanggang sa tumubo po ulit siya at sa susunod na taon po, another 11 months. Isang harvest, Amy. Isang harvest. Oh, pero maliit lang ang kailangan ng space. Yung lupa niya, hindi masyadong... Opo. Hindi po siya access sa lupa. Hindi nangangailangan. Opo. At yun nga po, ang ginagawa po namin dito, siyempre hindi nawawala po yung ating pataba, nilalagyan din po namin ng pataba ito. So ayan, dyan na naman papasok yung mga abono, fertilizer. So napagkwentuhan din natin nung isang araw yung pataba, Amy, naalala mo? Kamario, yung isang sahong pataba, di halimbawa isang puno ng malaking puno, may limang tanim tayo dyan na ube. So, sa ilang puno siya sa isang sahong pataba? Yung ratio po na paglalagay natin ng pataba. Oo. Sa isang puno po? Oo. Sa madaling salita po ay sa isang puno ay mga 3 kutsara lang po. Oh, commercial po. Sa commercial. Napakatipid. Opo. Sa commercial po, pero po sa mga ating mga organic, so yung po naman po ay walang limit at hindi naman po nakakasama kung halimbawa at maparami yun. Pag organic po, wala pong ika nga po, walang limitasyon pag sa organic. Kahit gusto niya yon, gustong-gusto yes, niya yon. Yes, doktora. Particular sir, nga po yung chicken manure natin na ginagamit. Yun talagang pala. Opo. Sir, may tanong ako, saan tayo bumibili ng binti? Tapos magkano ba yan nabibenta yung binti? Kung nagbebenta siya ng binhi, oo. Ito pong binhi kong ito ay dati nabili ko po sa bayan ng San Jose, Batangas. So doon po ako nag-umpisa na kumuha ng binhi nito. Nasa 3 years na po akong hindi nabili ng binhi kasi po pagkaka-harvest ko po, iniiwan ko nga po yung pinakadulo. So yun po ulit yung pinag-uumpisahan ko. Yung po ang kagandahan ng ube. Pagka po kayo nakapag-umpisa na nito, tuloy-tuloy po ang pagtatanim hanggang gusto nyo. So, magkano po yung binhi, sir? Hindi ako mamakalip. Gusto ko malaman talaga kung magkano eh. Depende po, Ma'am Amy, sa natakbong presyo dito sa aming lugar. So katulad nga po ngayon, may umorder po sa akin ang binhi na yung kasamahan nga po ng aking loyal crops. Parang mas angat din po ang presyo, siyempre pagka po pang binhi. At 50 pesos po ang bigay ko sa kanila. 50 pesos? Hindi na rin masama doon. 50 pesos mo ba, Mandy? Oo. Opo. Akala ko maabot ng 200 pataas. Hindi naman po. Kaya po ako na-curious. Sa akin po kayo bumili para po mura. Sabay-sabay na ang bili dyan. Panang mga binhe, luya, ube, kagabi. Opo.
wala pa akong telephone number ni Kabya Camario, pero sikasuhin ko yan ngayong summer. Do, sabi niya, medyo late na eh. Dapat April nagtatanim na. So March naghahanda na, di ba? Ay, matanong ko lang po, Doktor, saan po ang lugar niyo para po... Sa Siniluan. Mayroon ako doon isang bakanting isang hektarya. Ah, Siniluan, Laguna. Mayroon isang hektarya. Maganda po doon ang mga ganito. Malamig doon. Opo, maganda po. Gusto niya ang malamig. Okay lang po. Okay lang po sa mga malalamig na lugar. At tuwali nga po sa... dito sa... May kamag-anak po ko doon sa... Malapit na po ang Siniluan sa Santa Maria, Laguna eh. Oo. Ano po? Oo. May kamag-anak po ako doon. So sila po ay nagtatanim din ng mga ganito. Katulad ng ubing at saka luya. Sige, ano kunin kayo yung number mo. Iimbitahan kita sa Siniluan siguro yes, minsan. Yes, doctor. Okay po. Ay magkainan doon ng tanghalian. Tapos ipapa-evaluate ko sa'yo. And then, yung magiging guidelines na i-establish niya, magagamit din natin sa ating mga taga-subaybay. Hindi ba? Bibigyan niya ako ng guidelines. For example, sa isang for every 500 square meter, ganito yung mga ideas. Di ba? Maganda. So, ikaw yung consultant ka na namin ngayon. pwede po. Abot po ng aking makakaya ay isasalin ko po ang aking nalalaman pa sa batay sa pagtatanim ng mga ganitong fruit crops. Yes, yes. Apo. Based on experience kasi Amy, di ba? Reliable. Yes. At saka sincere. Hindi nakikita sa textbook na experience talaga first hand. Kaya yan, mas maganda yan, Dok. Pero, Kabyahero, ito bang ube natin malakas sa tubig? Kasi sabi pa rin na malamig, gusto niya malamig, malakas din po ito sa tubig. Ang yung nga po sinasabi kong malamig na yung hindi naman po kailangan din ng matubig nito. Ito po ay para ding luya na opo, kailangan po talaga niya ng tubig, pero hindi na po dapat yung sobra din dahil siya po ay natutuba. Yan po ang pinagmumulan ng hindi pagsibol ng ating vine or bagin. Pagka po siya ay nasusubrahan sa tubig, nabubulok po yung kanyang binhi. So hindi rin siya advisable pag madalas umulan. Ayun. Okay lang po sa ulan, doktora. Huwag lang po yung katulad halimbawa malapit sa mga ilog. Okay lang po. Hindi pwedeng bahain. Opo, opo. Sa ulan po, wala pong problema. Basta padaan lang yung tubig, pwede siya. Basta pag nababad, nasisira na. Yes, yes, Ma'am Amy. Speaking po of nasisira, ano pa po ba yung mga cause kung bakit po nasisira ang ating panalig? Maliban po sa nababad sa tubig. Ito nga pong ube, sa base sa aking nalalaman, ayun nga po, ang iingat-ingatan po natin dito ay yung matatanggal po yung pinakabagi niya. Yung bagin, yung pong nakabag. Yung gumagapang. Sa kahoy. Opo. At yun po, pagka po siya ay sa una pa lang niyang pagtubo at natanggalan na siya ng ano, ng, di ba, nakatubo na po siya ng mga 1 month or 2 months. So yun po, pag natanggal, yun po ang pinagmumula ng pagkabansot ng ating uber crops. At makikita po natin na pag hinukay po natin ay parang nagiging mistulang basahan po yung kanyang bini. Sa madaling salita, ang pag-aalaga sa kanya ay pagbabantay sa kanyang mga panggapang o mga vines. Dapat laging masigla yun. Hindi na kukontrol yun. Yun po, kailangan po. Lagi po siyang may nakakapitan. Mm-hmm. Yun po ang ating tatanda sa ube. Kailangan po lagi siyang may kakabagan. May kakapitan sa salitang Batangas po. At gusto niya pataas kagaya ng mga yes, puno. Yes, doktora. Opo. Naisip ko lang, what if yung mga katabi niya ay mga mabababa? Halimbawa, gagapang ba siya sa saging, sa papaya, o sa gabi? Pwede po. Basta po ang mahalaga po sa kanya, may makakapitan siya. Kahit nga po sa tabing bahay natin, halimbawa po kayo may bakod. Pwede sa bakod. Okay po. Pwede po siya. Basta pinakamahalaga po sa kanya ay siya ay may magagapangan, may makakapitan, at hindi po matatanggal ang kanyang bagin or vine. Opo. Yan po ang pinakamahalaga sa ube. Para hindi naman pala mahirap alagaan ng ube, Camario. Napakasimple po. Napakasimple po nitong alagaan. At
Ito po ang kagandahan sa ating mga root crops. Hindi po tutok ang ating oras dito. Hindi ko naman po sinasabing ang ibang halaman ay mahirap alagaan. Minus trabaho po dito sa mga root crops, particular nga po itong ube. So ito po ay aalsan lang natin ng damo. Pag kailangan lagyan ng fertilizer, lalagyan natin. At yung nga po, habang siya po ay humahaba ang kanyang bagin, nararapat po na siya ay may makakapitan. Yun po. So, ang kailangan lang talaga, actually, kahit na hindi ka masyadong masipag, Amy, yung interest lang. Bibili ka sa palengke ng ube, ilalagay mo lang sa tabi mo, may magagapangan siya. Eh, kayang-kayang, di ba, bumuhay ng mga halaman, napakadali dito sa Pilipinas. Yes, doktora, opo. Sana nga, eh, dumagana na pa itong ating palatuntunan at itong si Kabyahero Matanggeyo natin, di ba? Ang kanya experience ay ma-share ng ma-share. Opo. Nabanggit ni Docora yung sa ano sa palengke, bibili ka sa palengke. Pwede ba yun, sir? Gamitin natin binhi? Opo naman. Opo, na pwede po yung Ma'am Amy at din po naman ay ito po namang ating ube. Pag galing sa farm, hindi naman po pwede, hindi po ito hinuhugasan or nililinis. Dahil pag ito po ay nililinis, mabilis po siya mabulok. Kaya po yung nabibili natin sa palengke ay po pwede po yung itanim. Oh. Ayun pala, Doc, pag nakachamba ka ng magandang minhito sa palengke, pwede ka na, ikaw na magbenta sa palengke. Tsaka hugasan mo lang siya, pagbabalatan mo na. Pero kung i-standby mo lang at interesado kang magtanim, hayaan mo lang siyang madumi, mas gusto niya yon. Kasi ano nga siya, root nga siya, root crops nga siya. Opo. Sa totoo lang po, Ma'am Amy, Ma'am Doktora, yes, dalawang pamamaraan po ng aming pagtatanim nito. Isa nga po yung yun nga pong ano, pagka po ang inyong farm ay maraming puno, so hindi na po natin kailangan na maglagay po ng, kung alam niyo po yung balag, yung pakabagan po ng mga tulay. So yun po ang isa namin pamamaraan na kung halimbawa po ang inyong taniman ay walang mga puno, yun po isang pamamaraan para po kayo makapagtanim ng ube. O pwede po ito sa magagawa po tayo ng balag. Kahit po mga kawad or kawayan na magagamit natin. Basta may natin magagapangan. Opo, opo. Yes. Oo, gilid ng bahay, gilid ng bakod. Yan. At ito po ay kahit sa sako or sa mga timba na basag na, o pwede po natin itanim ito. Opo, lalaman po siya ng malaki. Basta po maluag ang kanyang lupa at makakabuelo po ang kanyang laman. Opo. Sir, magkano ba ang ano, ang puhunan diyan? Tapos magkano din ang pwede nating kitain? Yun nga po, katulad nito, sa isang binhi po nito. Ito po sa isang kilo, mapapalabas niyo po sa isang kilong binhi ay nasa 6 hanggang 7 piraso na binhi. Dahil at least po 120 to 125 grams ang laki ng binhi na inyong yung sa pagagayat po. Mm-mm. Kaya po lumalabas po minsan sa isang kilo, napapagpito po namin. Kaya po, halimbawa po, na isang kilo ay 50 pesos. Oo. 50 pesos po ang bili nyo. Di makakapito po kayong binhi. Kung pag-harvest nyo po ay makaka 10 kilos ang isa, o sabihin na natin, lowest average na po natin. Sabihin na po natin 2 kilos na lang isang puno. Di yung pong 7 puno ay magiging 14 kilos. I-times nyo po sa 5. Sa madaling salita, Amy, halos wala namang puhunan kasi bibili ka ng pangkain, bili ka ng isa o dalawang kilong pangkain. Magtira ka lang ng isang 1/10 o 100 grams or 200 pang tanim, kinain mo yung iba, itinanim mo, and then pakaraan ng 11 to 12 months, pwede siyang umani ng 7 to 8 kilos. At katulad nga kanina, yung ikinukwento niya, ang swerte, di ba? Ang saya, may dalas siyang 26 kilos na ani yes, sa isang doktora, po. 11 months po lang yun. Mm-hmm. Tapos yung pong padalawa na hinukay namin na malaki, yun po ang edad noon na 1 taon at 11 buwan. Kaya ang pagtatanim ng ube, ay sorry, naisip ko lang, ang pagtatanim ng ube, isang hanap buhay, pagkakakitaan na walang puhunan. Opo, ayun nga po. Basta po,
Pasipag. Nga po, enjoy kayo sa inyong ginagawa. Kasamahan nyo ng tangting tiyaga, sipag. At yun nga po, hindi po kailangan i-full-time tayo dito. At kung sa salitang Batanggay nyo po, pabisi-bisita lamang. Hindi ka po katulad ng ibang halaman at talagang tututukan nyo. Opo. Ayan sir, ano ba mga benepisyo ng ube sa atin katawan po? Base sa Ma'am Amy, ang ube po ay nga po sa batay sa ating pag-research, ako po ay nag-research din. Ay nga po antioxidant, antioxidant po. Sa nakakatulong din po sa ating blood sugar. At yun nga po nakakatulong din po sa ating blood pressure. Yan po. Yan po ang benefits ng ating ube. At siguro po ay marami po po ang benefits nito. Dok, nakakababa ng blood pressure sa mga panahon na to. Kailangan natin kasi tataasan ng mga blood pressure natin sa mga nangyayari sa paligid natin, no? So kailangan po natin ng ube. Pero sa biyahero, ang ube at gabi ay magkaiba, tama? Yes, Mama Amy. Magkaiba po siya. Okay. Pero parehas po silang, kung tawagin nga natin, ay root crops. Opo. Sir, pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ayan, abangan yan ang ating mga manonood. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir, napag-usapan na natin ang ube. Ngayon na may papasok tayo sa gabi. Ano po ba yung pagkakaiba ng ube sa gabi? So ito pong pagkakaiba ng gabi sa ube, yun nga po, ang ube ay sa bagin. At ito naman pong gabi ay parang kung makikita nyo po, may katawan po siya na hindi naman po katulad ng kahoy na matigas. Ang katawan po ng gabi ay yung kung sa malambot lamang. Yun nga po, isa pang pagkakaiba nito ay hindi po ito nakabag ang gabi at ito naman pong ube ay kumakabag. Ibig sabihin po nakapit po sa ano. Apo, yun po Ma'am Amy, ang pagkakaiba. Kaalam ko sa gabi ay gusto niya mas maraming tubig. Base po sa aking karanasan, doktora, ang aming pong tinatamnan dito, yun nga po, na nasabi ko po na nakaraan, na ang aming pong tinatamnan dito ay yung dahilig. Dito po sa aming lugar ay sa totoo lang po ay bulubundukin po dito. Kaya po ang lupa dito laging tagilid. Ang ganda so, yung location mo, sir. Para kang ano, alam mo, parang gubat-gubat do ko. Nakikita ko sa video niya. Pero hindi... makikita niyo po sa pagka nandun po kayo sa Tagaytay ay makikita niyo po amin talagang bundok. Oo, matatanaw. Yes, amin sa kami po ay sa malapit sa Lipa. Lipa City opo. Opo. Ayun, anyway, nag-i-imagine ako ng sana yung mananggabi. Ang gabi ba ay malakas sa space ng lupa? At saka ilang buwan siya bago umani ng liman? Yes, doktora. Magandang katanungan po. Ito pong gabi ay nahahalintulad din natin sa katulad nga po ng mga ube, luya. Parang nagkakapareho na po ang tinatagal niya sa lupa para po siya harvestin. So ito pong gabi, pwede po nating harvestin ng 6 months or 7 months at pwede po nating isagad ng isang taon. Doon po sa isang klase ng ube. Ay, ng gabi. Sorry po. Patingin nga ng sample mo, meron uli siya sa tabi niya yan. Ito po ang sample ng aking gabi. Ganda. Yes. Yan yung yung medyo malagkit, di ba? Opo. Ito po kung tawagin sa amin ay San Fernando. Na dalawa pong klase siya. Isang pula at isang puti. Nakakita na ako yan.
Opo. Yung pula, yun yung parang ubi din pag niluto, ubi ang kulay. Opo, ito po ang ginagamit natin sa panghalaya, pangkaraniwang ginagamit po ito. At ang kagandahan po sa pula, ito po ay pag naluto na ay malagkit. Yun ang masarap. Malagkit pong kainin. Yun yung nilalagay sa bilo-bilo, no? Alam mo, Amy, pwede rin po, kahit po, yung, kahit po puti at pula, pwede po ilagay sa bilo-bilo. Dati, isa sa favorite ko sa McDonald's, yung taro pie. Eh. Kaya lang inalis nila sa menu nila eh. Diba yung taro pie? Masarap ako, yun eh. Oo, nalala ko meron niya yun. Pero, kung maipopromote din natin yung pagtatanim ng gabi at the same time, i-campaign din natin na ang marketing, yung pie, di ba? May buko pie, banana pie, kung meron ding taro pie o gabi pie, at magkaroon din ng awareness dyan, di lalakas din ang mga benta ng gabi at madami magtatanim. Opo. So, speaking of taro pie, Caballero, ano ba ang alam mong mga, maishishare mong alam mong market sa gabi bukod sa pagluluto? Ito nga po, sa pagmamarket po nito, base nga po sa aming pagbibiyahe ni Biyahera, ng aking misis, dalawang klase nga po itong gabi na ibinibiyahe namin at itinatanim. Nga pong San Fernando na white at San Fernando na red. So ito po ay ibinibenta namin sa market. Ito po ay may size ito, by size po ang aming pagbibenta nito. May tinatawag po kami big size, medium size, at saka po yung small. Yung pong bilog, doktora, Ma'am Amy, yung po ang pinaka-small niya. So ito pong medium size ay sa market po namin dinadala. May kausap po kami doon na sila po ang nagre-retail. Magkano nyo binabagsak sa palengke? Sa panahon po ngayon, at dito po ay season ng pag-harvest ng... Yes, sir. Minto. Ako ba ang nawala o minto siya? Ayun. Habang kumukuha siya ng internet. Meron palang small, medium, large din ang size ng gabi, ano, Amy? Pero... At puti, saka at saka pula. Yun, ngayon lang ako na ano, na meron pula sa kaputi. Akala ko, nagkakataon lang, alam mo yun, yung pagka tumubo ng nahuli, nagiging pula. Pagka napaaga mo na kuha, puti. Diba? O kaya nga. Puti pang variety pala yun. Ayun, at nalaman din natin na ang 7 to 8 months mula sa pagtatanim ay makakaani na. At saka iba yung presyo ng large, medium, at saka small. Ayun, kaya lang naputo lang tayo. Ang susunod ko sanang itanong, katanungan, ay yung presyo niya per kilo ngayon, hindi ba? At saka yung diferensya ng presyo ng small, medium, at large. Kasi saktong-sakto tong topic natin to, kasi harvest season ng gabi. Harvest season pala ngayon. Ako naman ang gusto kong malaman is, ayan, nawalan daw po ng kuryente doon. Anyway, pwede na naman din siguro. Pwede na rin naman siguro natin. At saka, nakapagbahagi na rin naman siya ng pagtatanim ng gabi, Amy. So, siguro, Doc, sa susunod, babalikan natin itong topic para matapos natin yung kwentuhan. Kasi gusto ko din po malaman, binibenta din ba nila yung mga dahon? Kasi di ba, Doc, ginagawa yung lain? Lain. Yun, naku, magandang topic yan, Amy. So, siguro, imbitahan uli natin si Caballerong Mario sa ibang episode. And, bukod doon, meron pa rin naman din siyang ibang pananim. So, itong una, nag-share siya sa atin ng luya. Sumunod, nag-share siya sa atin ng ube. And ngayon naman, gabi. So, yung tatlo. Pero meron pa rin siyang ibang pananim. Kaya sa susunod, kunin uli natin siyang guest para sa iba niyang pananim. And ang maganda kay Caballerong Mario, alam mo, kagaya din natin ng ibang guest natin, napaka-sincere nilang mag-share. Ano? Talagang ma-encourage ka eh na magtanim eh. All out. Nakita mo yung suporta niya sa agrikultura. Yes. Gusto niya tagagayin na mag-promote yes. To para sa ating mga kababayan. All out or transparent. Yes po.
Kaya natutuwa ako eh, Sir Kabiyahero, napaka-humble. Kaya nga, napaka-humble. Eh, alam na natin, di ba? Yung mga magtatanim at magsasakay, malalakas kumita. Malalakas mga kumita. Kumpara sa mga white-collar jobs na mga sa office. Yes, kung mahimik lang po sila, pero alam naman natin na maganda ang kitaan ko sa agri. Yan ang hindi natin masasabi exactly. Na sikreto. Ako, I keep track eh. For example, may naging guest tayong mag kamote, farmer. Yes. Kumikita siya ng 80,000 a month. Maliit lang oh. Naman yung kayang taniman. Wala pang isang hektaryan, di ba? Meron tayong naging guest na pakwan. Pagkapanahon ay kumikita rin ng 100,000 a month. Kalabasa. At si Kabiyaherong Mario, sa kanyang luya, ganun din ang range ng income niya. Ayun, nakita ko nga dun sa video ni Kabiyahero, merong aabot siya ng million talaga, Dok. Maabot siya. Kaya nga, yung kanyang pagsishare ngayon ay para lang pagbabalik tanaw. Kasi grateful siya, di ba? Grateful siya sa mga blessings, sa pagtatanim. Kaya gusto din niyang mag-campaign. Kukunin ko nga siyang consultant eh. Pwede natin. Ganito gawin natin. Once nasinimulan mo na yung project mo na yan. Eh bakit hindi natin bigyan ng update dito sa ating show? Yes, natin, promise. Diba? Sana. Para ano tututukan natin ang iyong pagkatanim ng gabi. Gabi, uwi at luya. Yes. Para tayo magiging walk the talk. Nagka-campaign kayo, campaign kayo ng campaign. Yes. Uy, ginagawa din namin yung kina-campaign namin, di ba? At ito naging bunga. Opo. Kaya Dok, hayaan mo sa susunod ulit ay iimbitahan natin si Kabiyahero. May mga hindi na talaga maiiwasan ng pagkakataon na tulad nito. Pero babalikan po natin si Kabiyahero. Abangan niyo po yan. Naputol lang tayo ngayon pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. Dok, maraming salamat po sa pagsama. Salamat din, Amy. My pleasure. Yes po. At ito din po pala sa ating mga manonood, i-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming page. Meron po kaming FB, meron din kaming website, YouTube and Daily Motion. Ganun din po sa ating guest na Biyaherong Batanggenyo. Yan, para mas marami pa po tayong matutunan. Maraming salamat po. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.